Welcome back mga kabuting-ting sa ating YouTube channel. Today mga kabuting-ting ay meron tayong bagong hand feed dito sa ating mini aviary. Isang napakagandang ibon na anak ni Aliana at saka ni Cardo. Ayan, yung dalawang ibon natin dito mga kabuting-ting. So isa sa mga anak nila, yung bago nating i-hand feed mga kabuting-ting. At itong ibon na to mga kabuting-ting ay may napaka-unique na itsura. Kaya gusto nyo makita yung ibon, samahan nyo kami today. Tara! So, eto mga kabuting-ting, bago ko ipakita sa inyo yung ating bagong hand feed, ipapakita ko muna sa inyo yung lock visitor natin dito sa ating breeder's lock. Ayan, so meron tayong hindi kanais-nais na bisita dito sa ating lock mga kabuting-ting. So, ayan yung ating mga bagong kalapati. Wow. Ating mga red bar na napakaganda, mga stop band rate. So, eto nga mga kabuting-ting, meron tayong lock visitor dito sa ating breeder's lock. And eto mga kabuting-ting, yung ating bisita. Ayan, no? So, eto mga kabuting-ting, nakikita nyo ba yung ating bisita dito? Ayan. So, meron tayong bubuwit sita. Ayan. So, eto mga kabuting-ting, nahuli ko gamit yung ating na-inventong mousetrap, plastic bottle mousetrap na ginawa natin dati. Ayan. So, na-vlog ko na rin dati to mga kabuting-ting. Kung gusto nyong gayahin, napakadali lang, no? Kapag nakahuli na kayo ng ganito, mga visitor sa mga aviary natin o sa mga lock natin, napakadali lang dispose, di ba? Pagkatapos nating hulihin, takpan lang natin yung butas, ayan. Takpan lang natin ang takip ng bote, yan. At pwede na nating itapon mga kabuting-ting itong ating lock visitor na to, di ba? Ayan, so napakadali lang gawin mga kabuting-ting. Maglalagay lang kayo ng pain sa loob ng bote, yan, kagaya ng ginawa natin dito. And then, iyahang lang natin siya ng kalahati. Ayan, ganyan. So, kapag nakahang siya ng kalahating ganyan, ayan, nakikita niya, di ba? So, nakahang siya, tapos nandito yung mga pain. So, papasok yung bubwit doon sa dulo. Pag pinunta niya yung mga pain dito, malalaglag yan. At kapag nalaglag yan, ayan, hindi na makakaalis yung ating visitor. Saan man niya, kung aviary man yan, o lock, di ba? Napaka-effective. Kapag nalaglag yung bote natin, dahil nakatali na ganyan, nakatayo. Hindi na yan makakawala dyan, mga kabuting-ting. Dahil malaking bote ang ginamit natin, isang litro, di ba? So, napakadaling hulihin ng mga hindi ka nais-nais na bisita sa ating mga aviary o sa ating mga loft. Ayan, so napakadaling gayahin mga kabuting-ting. So, eto, puntahan na natin yung ating bagong hand feed doon sa ating breeding area. Tara! So, eto mga kabuting-ting at nasa harapan na tayo ng ating breeding area. Pero bago natin kunin yung bago nating hand feed sa loob, i-ready muna natin yung gagawin nating bagong bahay nung ating i-hand feed. So, eto, nilinis na natin yung dating pinaglagyan natin kay Pony at kay Biaki nung maliit pa sila. Yan, so naalala tuloy ulit natin si Biaki mga kabuting-ting. So, sana may nakahuli na lang kay Biaki para nun safe siya mga kabuting-ting kesa nakakawala lang siya, no? Delikado, baka madisgrasya siya tsaka magugutom lang siya sa wild. Yun, so sana safe si Biaki kung nasan man siya. And eto nga mga kabuting-ting, niready na natin to, nilinis na natin kanina. Ayan, na-disinfect na rin natin yung mga dating dumi nila po, niwala na. So ayan, Clinorox pa natin kanina yan, tsaka natin pinilad. So eto mga kabuting-ting, mapapansin nyo, merong screen sa sahig. Itong ating gagawing bahay ni Secret muna yung pangalan mga kabuting-ting. Eto, so eto yung gagawin nating bahay ng bago nating hand feed. So may screen siya mga kabuting-ting na plastic. Ayan, so yung purpose nito mga kabuting-ting ay para maiwasan nating mas splayed legs yung ating i-hand feed na ibon. So ako ganito yung ginagawa ko mga kabuting-ting para hindi sila mas splayed legs kasi nga tatanggalin na natin sila doon sa kanilang nest kung saan merong nesting materials na ginawa ng nanay nila para hindi sila nadudulas pag naglalakad. So dito kapag ka walang nesting materials na gawa ng nanay, madulas yan kapag wala yung screen na yan kasi nga wala silang kakapitan sa sahig, di ba? Ayan o. So, kahit lagyan natin yan ng ating kusok na ginawa, madudulas pa rin sila kasi nga hindi naman katulad nung malunggay na ginagawang nest ng ating mga hen na ibon. So, para maiwasan natin na nadudulas yung paa nila mga kabuting-ting at na-splayed leg sa loob ng lalagyan na ginagamit natin para sa mga hand feed, ito nga, nilalagyan ko ng screen. Ayan. So, ako ganito yung ginagawa ko mga kabuting-ting. Sineshare ko lang sa inyo yung sarili kong diskarte para hindi sila mas paid legs yung mga hinahand feed ko. No? So, eto nga mga kabuting-ting, ready na to. Na-spray na rin pala natin to ng Sebin. Ito, yung labas ng ating gagawing box o yung bahay ng ating bagong hand feed.
No, nasprayan ko na yan ng 7 powder para nun eh, maiwasan natin pasukin siya ng mga langgam. Yan, so anti-langgam yung 7 powder mga kabutingting. At kung natanong nyo kung saan nabibili yun, sa mga farm supply o sa mga poultry supply mga kabutingting, eh meron yun, no? Nasa 60 to 100 pesos ang isa kung di ako nagkakamali. Ayan, so ito, lagyan muna natin to ng nesting materials. Itong ating ginawang usot eh, no? Sakto-sakto, ito na lang yung natira sa ginawa nating usot. At ang magagamit natin sa ating inakay. So tara, pasok tayo sa loob, kunin na natin yung ating inakay doon. Yeah, so itong inakay na to mga kabutingting, eh anak nga ni Aliana at ni Cardo, yung ating opaline breeder dito sa ating breeding area. Ayan, so ito si Cardo mga kabutingting. So nandito nga sa loob, palabasin muna natin si Aliana. So merong apat na inakay mga kabutingting si Aliana ngayon dito sa loob ng kanilang nest box. At yung isang ang unique na anak nila, yung gagawin nating hand feed. Para muna eh, maganda yung bagong hand feed natin mga kabutingting lang. So kunin natin dito sa loob. Yan, so hanapin ko muna. Yun, so ito nakita ko na mga kabutingting. Yan, so mamaya ko na ipapakita ng buo sa inyo siyempre. Secret muna yung kanyang buka. Pero mukhang nakita nyo naman na sa thumbnail natin kung ano yung kakaiba sa itsura ng ating ibon na i-handfeed, no? So ito nga mga kabutingting, ilalagay ko muna dito sa ginawa nating bagong bahay niya. Ayan. Ayan. So ito nga yung bagong handfeed natin mga kabutingting. So baligtarin ko muna yung camera para mas makita natin na mas maayos. Ito nga mga kabutingting yung bago nating handfeed. Isang napakagandang blue opaline. Ayan. So maghahantid tayo ngayon ng isang opaline mga kabutingting. Pero ang kulay nitong isa na to mga kabutingting ay isang blue clear pied opa. So isa siyang clear pied na opaline kasi makikita nyo yung paa niya, eh medyo maputi, di ba? Pati yung kuko niya. So kung solid color yan, eh dapat maitim yung kaliskis ng kanyang mga paa at maitim yung kanyang mga kuko. So ito nga, medyo malinaw yung kulay ng kanyang paa. So palagay ko clear pied opaline itong ating ibon na to. Yan. So maganda pa rin yung kulay nitong ating ibon dito mga kabutingting. At meron ngang unique dito sa itsura nitong ating ibon na to. Kaya ito yung napili nating i-hand feed mga kabutingting. Nakukumpleto sa ating Kokoy and Friends. Ayan. So ito yung bagong recruit natin sa Kokoy and Friends mga kabutingting. And ayan, humarap na siya. Nakikita nyo ba yung marka dito sa kanyang mata? Ayan. So kaliwa ba yung kanan? Yun, kanan mga kabutingting. So meron siyang kakaibang marka dito sa kanang mata niya hanggang sa likod ng kanyang batok. Eh no, makikita nyo para siyang may maskara, di ba? So eto mga kabutingting, dahil ganyan yung itsura niya, para siyang may takip sa kanyang kanang mata, kamukha niya si Captain Hook mga kabutingting. Kaya ang papangalan natin sa kanya ay Hooky alias Captain Hook mga kabutingting. Ayan, so napakaganda ng pangalan ng ibon natin, no? Hooky. So Hooky mga kabutingting na H-O-O-K-Y. Baka mamaya ibang Hooky ang naririnig nyo, ha? Hooky na H-O-O-K-Y mga kabutingting yung sinasabi kong pangalan ng bago nating ibon. Ayan, so ito nga yung bago nating hand feed, no? Napakaganda mga kabutingting kasi nga unique na unique, ko. So ngayon lang ako nakakita, o ngayon lang ako nakapagpainakay ng ganito, na parang may balat sa kanyang kanang muka, di ba? So dito lang naman eh, pero sa kabila ang linis eh. Yan, no? Di ba? Sa kabila wala talaga, ang puti, oh. Napakalinis dito sa kaliwa, pero sa kanan nga eh parang may takip yung kanyang mata na parang pangpirata, di ba? So bagay na bagay sa kanya yung Captain Hook na alias, di ba? Hooky alias Captain Hook mga kabutingting, no? So eto mga kabutingting, eh 20 days old na. Kung hindi ako nagkaamali dun sa record natin dito sa ating ibon. So eto nga yung bago nating hand feed mga kabutingting, no? Napakaganda, di ba? So ang kulay niya na yan, no? So nakikita nyo na yung kulay, di ba? Kulay blue, oh. So medyo maputi yung likuran niya. Ayan, medyo light blue kasi nga clear pied siya. Ayan, oh. Tingnan nyo yung kuko, di ba? Ang puti ng paa. So napakalinis na ibon mga kabutingting. Kaya lang nga, eh may balat, di ba? May balat sa mukha. So hindi naman tayo naniniwala na kapag may balat, eh malas. Hindi totoo yun, no? So eto mga kabutingting, eh swerte pa nga yan mga kabutingting. So tingnan nyo naman yung butchi niya bago natin winalay, di ba? Punong-puno. Hindi ko mapakita. Eh, no? So talagang busog na busog, di ba? Galing magsubo ng mga magulang neto. Yung mga opaline breeders natin na si Aliana at si Cardo, no? Napagaling bumuhay ng mga inakay. So ito nga, nagulat ako, merong balat sa mukha yung isa nilang anak. Napakalinis, kaya lang may balat sa mukha. So kakaiba, di ba? So ito, magandang gawing hand feed to kasi unique, di ba?
Hindi mawawala basta-basta to, hindi basta-basta maliligaw kasi alam natin yung kanyang itsura, mga kabuting ting, no? Yan. So ngayon naman, ipakilala natin siya kay Pony tsaka kay Kokoy. Siyempre, yung dalawa na yun, makakasama niya pag laki niya. Ngayon, hindi pa natin siya pwedeng isama kasi nga, baby pa siya. Hindi pa siya makakalipad dito sa kulungan ni Kokoy at saka ni Pony. No? Gusto na agad ba natin ni Kokoy, oh? Yun, oh. Naabot, oh. Pati si Pony, oh. Dati ang bait ni Kokoy sa mga inakay, no? O si Pony nga dati, sinusubuan niya yan, mga kabuting ting, kung napanood niyo yung video natin. Nung hinantid natin niyang si Pony at saka si Biaki, at saka yung isa pa dati na si Ami, pinapakain ni Kokoy yan, mga kabuting ting, kapag kahinahan feed natin. So ngayon, eto, subukan natin. Tingnan natin kung anong gagawin niya, no? Kung babanatan niya ba o pakakainin din niya kagaya doon sa dating mga inakay natin na mga hinahan feed. So kunin natin si Kokoy, mga kabuting ting. So, ilagay muna natin dito sa porch. Itong ating bagong hand feed, ayan. Tara ko lang itong pinto, baka umalpas pa. Ito ating ibon dito. Kokoy, liga! Kokoy! Kokoy! Jump! Yeah, dali! Yun. So, ito si Kokoy, mga kabuting ting, no? So, kahit na magkamukha yung dalawa, hindi ako nalilito. Kasi ito, may sing-sing na. Pero si Pony, lalagyan din natin ng sing-sing yun. So, ito yung bago mong kapatid, Kokoy, si Huki. Ayan. So, tingnan natin kung anong gagawin ni Kokoy ngayon, mga kabuting ting. Sa kanyang bagong kapatid dito. Ayan, oh. So, subuhan mo, Kokoy. Oo, huwag mong kaagatin yan. Ay, maloko ka. Bad, Kokoy. Huwag mong sasaktan yan, bago mong kapatid to, eh. Dapat friends kayo. Ayan, oh. Napakatapang talaga nito. Kasi mature na to, mga kabuting ting, si Kokoy. Kapag ka nagmamature yung hen, tumatapang. Uy, huwag mong kagatin yan, ha. Loko ka, sasaktan kita. Huwag mong saktan to. So, napakatapang talaga ng Kokoy. Kinakagat ako, eh, no? Ang gigigil, oh. So, dati napakabait ni Kokoy sa mga inakay, eh. Ewan ko lang ngayon bakit nagkaganyan yung ibon na yun. Huwag mong kaagatin. Sige, kutuhan mo, pero huwag mong kaagatin, ha. Yan. Huwag mong sasaktan yan. Sasaktan kita, baka mahulog. O, dali, Kokoy. O. Pwede mong alagaan yan. Huwag mo lang sasaktan, Kokoy. Yan, oh. O, yun. Inaalagaan na ni Kokoy ngayon, mga kabuting ting. Yan. So yun nga, mga kabuting ting, no? So, naipakilala na natin siya kay Kokoy, ayan, at kay Pony. So si Pony, hindi pa ako masyadong tiwala dito, baka kamaya bigla niyang kagatin nito ating bagong hunted, eh. Ayan. So eto nga, mga kabuting ting, yung bago nating hunted na si Huki, isang napakagandang blue clear fight opaline na merong kakaibang marking sa kanyang mukha. Ayan, no? So para siyang meron takip na parang pampirata sa kanang mata niya. Kaya nga pinangalanan natin siya na Huki alias Captain Hook, mga kabuting ting. Yan, so ito yung kukumpleto sa ating Kokoy and friends, mga kabuting ting. So antayin lang natin lumaki to, then ititrain din natin siya, tuturo din natin yung mga tricks na tinuro natin kina Kokoy at kay Pony at yung paglalaro ng basketball. Para nun eh, marami na silang maglalaro ng basketball. And then hindi lang ito, yung iahantid natin ngayon. So meron tayong bagong ibon na iahantid. So abangan nyo yun, mga kabuting ting, dahil hindi na Alps 2 yung iahantid natin, ibang ibon naman. Mga kabuting ting, no? Ayan, so ina muna para sa araw na to, mga kabuting ting, para dito kay Huki, mga kabuting ting, at kita kayo ulit tayo sa susunod na video. Kung hindi ka pa pala subscriber sa aming channel, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin, at i-like na rin yung ating Facebook page, Dari Buting Tings Mini Aviary, at yung ating official Facebook group, Dari Buting Tings Mini Aviary FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. So yun muna para sa araw na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.